Habang nasa biyahe, pinaliwanag ko kay Mama at Mia ang lahat kung bakit ko sila biglang sinundo at kung anong sinabi sa akin ni Don Rafael. Mangiyak-ngiyak nga si Mama dahil napakabuti daw na naging amo ko. Masaya din ito dahil nakaalis na kami sa bahay ng kanyang kapatid. Matagal na talagang gusto ni Mama na makaalis doon, kaso'y wala kaming pera para mangupahan. Malaki ang pasasalamat ko kay Lolo dahil sa kanya ay makakasama ko pa rin ang Mama at kapatid ko. At least, mapapayapa ang aking isip na maayos sila at hindi kakawawain ang aking tiya. Bilang pasasalamat sa kabutihan ni Lolo, magsisipag ako sa trabaho at gagawin ang lahat ng pwede kong gawin, masuklian na lahat ng mabuting ginawa niya para sa amin na pamilya ko. Nagpapasalamat din ako na nakilala ko siya. Dahil kay Lolo, nagkaroon ako ng trabaho, nakaalis kami sa bahay ng tiya ko, at may matutuluyan pa sila Mama. Hinding-hindi ko sisirain ang binigay sa akin tiwala ni Lolo. Magtatrabaho ako mabuti. Bumaling ako sa labas ng bintana, papasok na kami sa subdivision. Bumuntong hininga ako, panigurado nagwawala na si Tia Magda. Sigurado sa mga oras na ito, nabasa na niya mensahe na pinadala ko. May kung anong pinindot si Kuya Diego sa kotse tapos bumukas ng napakalaking gate sa aming harap. Galak naman dumunga ang bunso kong kapatid sa bintana dahil sa pagkamangha. Wow, ang laki ng gate ma! Ang laki-laki pala ng bahay ni Don Rafael, ate. Naku, ikaw na bata ka. Umayos ka nga. Nakakahiya. Saway ni Mama. Natawa lang naman ako. Ganyan-ganyan din ang reaksyon ko kanina. Nakangiting bumalik naman sa pagkakaupo si Mia. Kitang-kita sa mata ng kapatid ko ang saya. Nang tumigil ang kotse sa tapat ng pinaka main door na masyon, ay agad kaming bumaba nila Mama. Sakto naman na bumukas sa malaking pinto at lumabas si Don Rafael na malawak ang pagkakangiti. Alexa, iha! Magandang hapon po, Don Rafael. Sabay na bati nila Mama. Magandang hapon, Lolo. Nagmano naman ako. Magandang hapon rin sa inyo. Nagagalak akong pinaunlakan yung aking kahilingan na dito kayo manatili. Ngayon, hindi na mababahala si Alexa. Tama ba ako, iha? Nahihiyang tumangon naman ako. Salamat po, Lolo. Kahit nakakahiya na dito niyo po kami pinatuloy. Wala yun, Alexa. Alam mo magaan ang loob ko sa'yo at para na rin apo ang turing ko sa'yo. Maraming salamat po, Don Rafael, sa pagbibigay ng trabaho sa aking anak. Pati na rin ang pagpapatuloy niyo sa amin dito. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong ho kami sa gawaing bahay ng aking bunso para makapagpasalamat naman ho kami sa inyong kabutihan. Magalang nasambit ni Mama na siyang kinailing naman ni Lolo. Hindi na kailangan. May mga katulong naka-assign sa mga gawain dito. Gusto kong manirahan kayo dito na para ko ng pamilya. Masaya ako dahil nadagdagan ng mga tao dito sa mansyon. Sigurado ako sa mga darating na araw na sasayang mansyon na ito at magiging maingay. Isa pa, hindi naman mahirap ang magiging trabaho ni Alexa dito. Hindi mabigat at hindi siya mapapagod. Mahabang paliwanag nito habang nakangiti sa amin. Kami naman ay sobrang nahihiya. Grabe ang kabaitan ng Don. O siya, tara sa loob. Nagpahanda ako ng makakain. Pinaayos ko na rin ang magiging tirahan niyo sa likod. Malinis, kompleto ng gamit doon at sigurado ako magiging komportable kayo. Tumalikod na ito tapos ay naunang pumasok sa loob. Habang kami naman nila Mama ay nagkatinginan, tapos napangiti na lang bago sumunod kay Lolo. Pagkatapos kumain at makipagkwentuhan ni Don Rafael sa amin, ay pinahatid na niya kami kay Kuya Diego sa likod ng mansyon kung saan ang quarters ng mga maid. Tapos sa tabi nito isang katamtaman na bahay nang makapasok kami sa loob. Hindi namin inaasahan na ganun yung kalawak at kaganda. Mas malaki pa nga ata ang bahay nito kaysa sa bahay ni Tia Magda. Wow! Ito talagang magiging bahay natin? Ang ganda-ganda ate! Tuwang-tuwa na wika ni Mia bago naupo sa L-shaped sofa na nandoon. Hindi ako makapaniwala na ganito kagandang loob ng bahay. Sa labas kasi ay parang ordinaryo lang. Isa pa kompleto ang gamit. May sofa, malaking flat screen TV, naka-tiles ang sahig, may ref, dining at gamit sa pagluluto. Napakabuti ni Don Rafael. Sobra-sobrang tulong niya para sa atin. Napalingon naman ako kay Mama at sumang-ayon ng umiti. Sobra ma, tinulungan ko lang naman po siya sa isang snatcher pero ganito na po sinupli niya. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ng maayos ang trabaho ko dito sa mansyon. Hindi ko po ipapahiya ang Don. Nakangiting tumangon naman ito. Ako rin anak, kahit sinabi ng Don na huwag kami tumulong sa gawaing bahay, hindi ako papayag. Kilala niyo naman ako. Hindi ako sanay na hindi kumikilos. Isa pa, nakakahiya. Ang ganda-ganda ng titirhan natin at kompleto pa sa gamit. Masuklian naman ang kabutihan ng Don. Sige po ma, pero huwag po kayo magpapagod ng sobra ha. Pagpayag ko sa gusto nito. Alam ko naman na kahit pigilan ko si Mama,
ipipilit pa rin niya lalo na ngayon na nakikitira kami dito sa bahay ni Don Rafael. Saka hindi rin talaga ito sanay na walang ginagawa. Oh, ma! Ate, tinan niyo po! Punong-puno ang ref na iba't ibang klaseng pagkain. Pati na rin po ang loob ng cabinet. Ang dami stock ng mga delata at noodles. Grabe si Don Rafael, napakabait. Napalapit naman kami sa aking bunsong kapatid at tiningnan ang ref. Totoo nga, punong-puno yun ng iba't ibang klase ng pagkain mula sa mga frozen food, meats, manok, itlog, gatas, juice, chocolates, prutas at gulay. Isang buwan na stock na ata ito. Diyos ko, pinaghandaan talaga ni Don Rafael ang paglipat namin. Sunod ko naman tinignan ang cabinet na sinasabi ni Mia. Punong-puno ngayon ng iba't ibang klaseng delata, noodles at seasonings. Sa gilid naman ay nakalagay isang sakong bigas na nakapatong sa storage box na puti. Mukhang doon ilalagay yun. Hindi na tayo magugutom, ate. Hindi na tayo mag-iisip kung anong kakainin. Hindi na rin tayo malilipasan ng kain. Ang dami na natin pagkain. Mangiyak-ngiyak na sambit nito. Nilapitan naman namin siya ni Mama at ni Yakap. Pigil ang luhang gustong kumuwala sa aking mga mata. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng aking kapatid. Sa araw-araw namin doon, kila Tia ay hindi kami nakakain ng maayos. Lagi kami nagugutuman dahil hindi kami tinitira nilang mag-ina ng makakain. Maswerte pa nga minsan kapag nakakain kami ng isang beses sa isang araw. Kung tutuusin, lahat ng kinakain nila Tia at ng pinsan ko ay galing sa pinaghirapan kong trabaho. Pero hindi nila magawang bahagian ng kahit konti si Mama at Mia. Kaya ngayon na ganito karami ang pagkain sa aming harap, sobrang pasasalamat namin. Malaking utang na loob ko ito kay Don Rafael. Gagawin ko talagang lahat para masuklian ang kanyang kabutihan para sa pamilya ko. Ngayon hindi na sila maghihirap, hindi na sila magugutom at makakatulog pa sila ng komportable. Matapos naming malibot ang munti naming bahay ay nagpa siya ako magluto ng tinolang manok. Ang sarap sa pakiramdam na makakapagluto ako ng masarap na pagkain para kila Mama at Mia. Nakangiti akong bumaling sa sala kung nasaan silang dalawa na masayang nanonood sa malaking TV. Ngayon, masasabi kong payapang aking kalooban na makakapagtrabaho na hindi mag-aalala para sa kalagayan ng mga ito. Hindi din naman nagtagal ang aking pagluluto. Naghain agad ako sa lamesa at tinawag sila Mama at masaya namin pinagsaluhan ng pagkain sa hapag. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Hinding-hindi ko sila bibiguin pati si Don Rafael sa pagpapatera niya sa amin dito. Sa tulong na ginawa niya para sa amin, si Mia ang naghugas ng pinagkainan namin. Ito na nagboluntaryo dahil sinisipag daw siyang maghugas dahil ang ganda daw ng lababo namin. Naiiling na lang ako sa kanya kanina. Nanood lang kami saglit na palabas bago napagpasyahan na matulog. Unang araw ko sa trabaho bukas kaya dapat hindi ako tanghaliin ng bangon. Maaga pa naman daw pumapasok sa trabaho ang apo ni Don Rafael. Baka sungitan ako nun kapag late ang kanyang pagkain. Para pa naman yung pinaglihi sa sama ng loob. Mukhang mahaba-habang pasensya ang kailangan ko. Don Rafael's POV. Hindi ako nagkamali sa pagpili kay Alexa. Pati ang ina at kapatid nito ay may mabuting puso. Hindi gahaman sa pera at kapangyarihan. May matirhan lang sila kahit maliit. May makakain sa araw-araw at magkakasama ay kontento ng mga ito. Nakangiti akong bumalik sa aking swivel chair at kinuha ang baso na may lamang alak at sinimsim yun. Isang buwan o dalawang buwan hahayaan ko muna na isipin ni Alexa. Nakatulong talaga siya dito sa mansyon. Ayokong biglayin ang dalaga. Importante ay pumirma siya sa kontrata na pinapirmahan ko sa kanya kanina. Wala na siyang magagawa pa at hindi na makakaatras sa gusto kong mangyari. Nasa ganun akong ayos nang biglang bumukas ang pinto ng aking opisina at iniluwa ang aking apo na nanlilisik ang mga mata na tumingin sa akin. Hindi ko yun pinansin bagko sa isang matamis na ngiti pang aking binungad sa kanya. Apo, what brings you here at this hour? Do you need something? Stop the act, old man. Your guest is not here. I know what you're planning, so if I were you, stop it. Malamig nitong turan. Dahil sa sinambit nito ay otomatiko akong napangisi. He is really my grandson. He knows me well. However, he can't do anything what I want to do. Oh, I'm sorry, apo, but my decision is final. Wala ka ng ibang magagawa kung hindi sumunod sa gusto ko. At sa ikakabuti mo rin naman yun. Be good to Alexa, okay? Mas lalo sumama ang tingin nito sa akin pero binaliwala ko lang iyon. Kilala ko ng aking apo. Alam ko na darating ang araw na makakasundo din sila ni Alexa. Mapapaamo din ng dalaga ang mailap na puso ng aking apo. Sa tingin mo, susundin kita? Tingnan natin kung makakapagtagal pang babaeng yun dito. Hindi ka pa nakontento kahit sa pamilya niya pinatira mo sila dito? Bakit hindi ka nalang tumigil sa paghahanap ng babaeng mapapangasawa ko? I told you, wala akong balak magpakasal kasi busy ako sa company. Galit na sigaw nito na siyang nagpaseryoso sa akin. Kahit kailan talaga, hindi sumunod sa akin ang batang ito.
manang-mana sa kanyang ama sa katigasan ng ulo. Is it in the company or in the underground? Alam ko lahat ng ginagawa mo sa organisasyon, Jovan. Hindi dahil bumaba na ako sa pwesto ko, hindi ko na malalaman ang ginagawa mo. Pinapalala mo mga bagay-bagay. Mas mabuting magpakasal ka para makapag-focus ka dun sa pamilya mo. It's not that you're making things worse in the underground. Galit na sigaw ko sa kanya. Simula nang mawala ang kanyang ina't ama ay naging ganito ng ugali nito. Sinisisi niya ang kalaban naming organisasyon sa aksidenteng nangyari sa mga ito 7 years ago. Malakas ang kutob niya na sinadya yun kahit naman ako ganun din ang kutob. Kaya nga hindi pa rin ako tumitigil sa paghahanap sa salarin at para makapagbayad ito. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang pagpatay sa aking anak at manugang. Sila ang target ko, ang mga pumatay at may kasalanan talaga. Pero si Jovan, halos lahat ay kinakalaban niya sa underground. Kahit walang kinalaman sa nangyari ay dinadamay niya. Kahit pinagbawalan ko na ay matigas pa rin ang ulo. Hindi ko na nga ito pinapapunta sa headquarters nila dahil iniiwas ko siya sa gulo. Pinasa ko sa kanya lahat ng business namin para yun ang pagkaabalahan niya at ang isa pang ang iniisip ko ang magpakasal siya kay Alexa para hindi na siya nakakapuslit sa underground. Higit sa lahat, iniingatan kong imahe niya dahil walang nakakaalam na isa siyang mafia boss. Wala pang nakakakita sa kinatatakutan na ang underground kundi kami lang ng pamilya niya at ng dalawang best friend niyang lalaki. Ang alam ng lahat isa lamang siyang magaling na businessman, isang CEO na masungit at bugnutin. Pero hindi alam ng lahat na sa likod ng kanyang kasungitan ay natatago ang nakakatakot na leader ng Black Organization. Walang sinasanto at walang puso, walang ibang iniisip kung hindi ang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang ama't ina. It's none of your business, old man. Wala ka na sa posisyon mo. Tapos ng 2-year break ko. Gagawin ko rin lahat ng trabaho ko sa negosyo natin. Ngayon ay oras na para sa aking full comeback. Ilabas mong babae yun sa mansyon, kasama ang kanyang pamilya. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ako magpapakasal sa kanya. Marinitong sambit bago tumalikod at lumabas ng aking opisina. Napahilot na lang ako sa aking noo dahil sa kukonsumihan dito. Kailangan ko na talaga magawa ang plano ko. Si Alexa na lang nag-iisang pag-asa ko para tumigil na si Jovan sa pagpaparusa sa mga organisasyon na walang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang magulang. Nagiging malala ang sitwasyon dahil sa ginagawa niya sa underground, mas pinapadami niya ang may galit sa kanya. Alexa's POV. Kinabukasan, maaga akong gumising at nag-asikaso para pumunta sa mansyon. Nagulat pa nga ako nang maabutan si Don Rafael na nagkakape sa dining area. Hindi ko akalain na ganun ito kaaga nagigising. Pero okay na rin yun dahil nakapagtanong ako ng tungkol sa pagkain na kinakain ng kanyang apo tuwing umaga. Nakangiti ko nilapag sa lamesa ang mga niluto kong pagkain. Nandun pa rin si Lolo. Hinintay talaga niya ako matapos makapagluto. Mukhang masasarap lahat ng niluto mo, Alexa. Hala, sige, tawagin mo na si Jovan. Paniguradong gising na yon para sabay na kaming kakain. Excited itong sambit. Tumangon naman ako bago hinubad ang suot kong apron at nilagay sa kusina. Tapos ay dumiretso na sa taas para tawagin ang boss ko. Pag-akyat, inisip ko ulit yung sinabi ni Lolo kanina kung saan ang kwarto ng apo niya. Pangatlong kwarto sa kanan, napangiti ako nang makita ko ang sinasabing kwarto. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Kaso walang nagbubukas ng pinto kaya muli akong kumatok. Nilakasan ko ng konti dahil baka hindi lang naririnig. Pero nakakailang katok na ako'y wala pa rin talaga, kaya nagdesisyon na lang akong pumasok sa loob. Baka kasi talo pa yung boss ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sumalubong sa akin ang palalaking amoy. Dumako ang tingin ko sa kama pero walang tao doon. Nasaan yun? Tuluyan na nga akong pumasok at namamangha na inilibot ang tingin ang loob ng kwarto. Gray ang kulay ng pader habang ang kobre kama naman ay itim. Panlalaking panlalaki talagang kwartong ito. Tapos may malaking flat screen TV at may isang mahabang upuan sa dulo ng kama. Nangunot ang aking noo na mapansin ang kalinisan ng paligid. Ang sabi sa akin ni Lolo, ako ang maglilinis ng kwarto ng apo niya dahil napapabayaan na dahil busy sa trabaho. Pero bakit sa nakikita ko napakalinis at organized pa nga ang kagamitan? Weird! Ang natatanging magulo lang dito ngayon sa silid na ito ay ang kama. Siguro, aayusin ko na lang muna ito para wala na akong ibang gagawin. Tapos i-check ko na rin ang mga damit at labahan ng boss ko. Baka may kailangan ng labahan. Lumapit ako sa malaking kama at sinimulan niyong ayusin. Grabe, ang bango-bango naman ng unan. Palalaking palalaki ang amoy. Ang bigat naman ng comforter na to. Pinagpagan ko ang mga unan nang biglang bumukas ang pinto sa aking likod. Napalingon ako doon at ganun na lang ang palalaki ng mga mata ko nang lumabas sa banyo. Ang boss ko na tanging puting tuwalya lang ang suot na nakapulupot sa kanyang bewang. Bumulan rin na naman sa aking harap ang kanyang magandang katawan. Tumutulo pa ang tubig sa buhok papunta sa dibdib nito.
Kitang-kita ko rin ang bahagyang pagkagulat niya na makita ko nakatayo doon. Mabilis akong tumalikod, ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Bakit ba sa tuwing nakikita kami lagi na lang siya nakahubad? What are you doing here? Malamig at galit na tanong niya. Napalunok naman ako. Diyos ko, bakit galit siya? Inayos ko lang naman ang kama niya, tatawagin ko lang naman siya para kumain. Saka ang aga-aga, galit agad siya. Mukhang tamang ang hula ko na pinaglihi siya sa mga ng loob. Narinig kong paglalakad nito at ngayon ay ramdam ko na ang kanyang presensya sa aking likod. Pinakikiramdaman ko lang naman siya, saka ayokong humarap sa kanya. Nagkakasalang mga mata ko. I'm asking you, woman. Answer me. Ay, tangna mo. Gulat na sambit ko na bigla na lang siyang sumigaw. Nang mapagtanto kong aking sinabi ay napahawak ako sa aking bibig. Patay, what did you say? You're cursing me? Napapikit na lang ako dahil halatang halata sa boses nito. Nagalit na galit siya. Dahan-dahan naman akong humarap dito. Sumalubong sa akin ang nakakatakot na aura ng boss ko. Salubong na salubong ang makapal nitong kilay. Get out! Muli na naman niya sigaw, sabay turo kong nasaan ang pinto. I said, get out! Do you understand what I'm saying or not? Oh, yes. I forgot. You are poor and ignorant. You really can't understand. Nanguuyam nitong sambit na siyang kinapanting ng tenga ko. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Biglang uminit ang ulo ko sa lalaking kaharap. Napakakapal ng mukha at hambog. Anong akala niya porket mahirap ako? Hindi ako marunong makaintindi ng Ingles? Kahit hindi ako nakatapos sa pag-aaral, marunong ako mag-Ingles at nakakaintindi naman ako. Masyado niya ako minamaliit. Ang yabang-yabang. Masama ko siya tiningnan at namewang pa sa kanyang harap. Wala akong pakialam kung boss ko siya. Sa lagay kong ito ay nagtitimpi pa nga ako. Baka kung hindi, kanina ko pa siya sinapak. Hindi porket katulong lang ako dito. Sisigaw-sigawan niya na ako. Nani ko nga hindi ako sinisigawan. Siya pa kayang amo ko lang? Saka huwag niya ako minamaliit. Sobrang baba ng tingin niya sa akin na hamak na katulong lang. Huwag mo ko masigaw-sigawan na lalaki ka ha? At naiintindihan ko mga sinasabi mo. Huwag mo ko minamaliit. Napakahambog mo porket mayaman ka ha? At bakit ba tatnatat kang palabasin ako? Hindi mo ba nakikita na nagliligpit ako ng kama mo? Inis kong singhal sa kanya. Mas lalo nagsalubong ang kilay nito at namumula na ang sobrang kanyang mukha. Konti na lang baka sumabog na ito. Tss, asartalo ba siya? Kung inaakala niya katulad ako sa mga nagdaang katulong na kayang-kaya niyang sigawan, pwes nagkakamali siya. Wala akong inuurungan lalo pat nasa katuwiran ako. Because this is my room, woman. You want me to get dressed in front of you, ha? No, natigilan naman ako. Magbibihis ba siya? Bakit hindi naman niya kasi sinabi agad? May punto siya pero hindi niya naman ako kailangan sigawan. Pinaninkitan ko siya ng mata. Katulad ng sinabi ko kahapon, hindi po pwede sa akin ang ugaling meron siya. Hindi ako nagpapatalo. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Bakit kailangan mo pang sumigaw, ha? Hindi mo rin ako kailangang maliitin. Hindi porket mahirap ako, huhusgahan mo na agad ang pagkatao ko. Saka masanay ka na makita ko dito dahil simula ngayon, ako na tagahanda mo ng pagkain, linis ng kwarto mo at mag-aayos ng mga damit. Sa madaling salita akong personal mong katulong. Natigilan ito saglit. Tila pinuproseso pang aking sinabi tapos biglang napahilamos sa kanyang mukha dahil sa inis. Shit! Mura nito sabay tingin sa akin na masama. Do you really know your job here, woman? Abat tarantado talaga. Kasasabi ko lang nakatulong ako tapos tatanungin niya ako. May sapak atang utak nito eh. Kasasabi ko lang ng trabaho ko tapos tatanungin mo ko? Bingi ka ata, sir. Diniinan ko talagang salitang sir. Hindi naman ito umamik, titig na titig siya sa akin. Maya-maya bigla siyang umisi na siyang kinataas ng mga balahibo sa aking katawan. Shames, bakit nakakatakot siya? Napalunok ako. Hindi mo alam kung anong gulong pinasok mo, babae. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Malamig nitong sabi, nangunot naman ang noo ko. Anong pinagsasabi niya? Gulo? Trabahong pinunta ko sa mansyon na ito, hindi gulo. Kung magkakagulo man dahil sa ugaling meron siya, siguradong araw-araw kami mag-aaway na talaga. Saka hinahamon ba niya ako? Aba, hindi ko talaga siya uurungan. Teka nga, ako ba hinahamon mo, sir? Saka sandali nga, magkaliwanagan nga tayo. Bakit bang init ng ulo mo sa akin, ha? Wala naman akong ginagawa sa iyo, ah. Nandito ako para magtrabaho para sa pamilya ko. Kung ano-ano na agad sinasabi mo sa akin na tinuhusgahan mo pa ako. Sarkastiko naman itong ngumiti. Are you really asking me that? Okay, I'll give you that answer, stupid woman. Abat, ako stupid? Buwisit na lalaking to. Mapanghusga muna niya akong tiningnan bago muli ng salita. You ruin my plans. I hate people like you who are quick to get blinded by money. You are a gold digger. Mahihirap na mukhang pera.
Kaya ka pumayag sa kagustuhan ni Lolo dahil sa pera, hindi ba? Tss, dinala mo pa talagang magulang mo rito. Ganyan na ba kayo kasabik makaranas na maginhawang buhay? Gagawin mo talagang lahat, no? Now listen carefully, Gold Digger. Huwag kang umasa na mangyayaring gusto ni Lolo dahil gagawa ko ng paraan para maiwasan to. Isa pa, layuan mong pamilya ko at umalis ka sa mansyon. Naintindihan mo? Ngayon lumabas ka na! Ayoko makita ang mukha mo! Get out! Napaigtad ako sa takot dahil sa nakakabingi niyang sigaw. Galit na galit talaga ito. Hindi na ako nakaimik at nakapagsalita dahil sa mga sinabi niya. Mabilis na lang akong kumilos papunta sa pinto at nanginginig na binuksan yun. Pero ganun na lang ang aking gulat nang makita si Lolo na seryoso nakatayo sa harap ng kwarto ng kanyang apo. Titig na titig ito sa akin. Alexa, iha, okay ka lang ba? Halata sa boses na mabuting doon ang pag-aalala. Umiling ako bago mabilis na yumuko. Ayoko makita ni Lolo na namumulang mga mata ko at nagbabadya ang aking mga luha. Pinipigilan ko rin ang panginginig ng aking kamay. Nakakatakot ang Jovan na yun. Parang demonyong makaharap ko. Walang puso at pakialam. Sa totoo lang, sobra-sobra ako nasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Grabe siya kung husgahan ako. Kung paano niya ibaba ang pagkatao ko. Hindi naman niya ako kilala ng lubusan para sabihan niya ng ganong mga salita. Napakasama niya. Napakasama ng ugali. Pati ang pamilya kong nananahimik kay dinami niya. Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos pero ganito niya ako ituring. Sige na iha, bumalik ka na muna sa bahay niyo. Ako nang bahala dito. Kakausapin ko muna ang aking apo. Tumango lang ako bilang tugon kay Lolo bago nagmamadaling naglakad palayo. Habang naglalakad, doon nagtuluan ang mga luha kong kanina ko pa pinipigilan. Ang sakit mahusgahan, porket mahirap lang kami, grabe na siya makapagsalita. Sa kano ba yung pinagsasabi niyang plano namin ni Lolo? Nababalo na ba siya? Nandito ako sa mansyon dahil inalok ako ng trabaho. Wala akong alam sa mga pinagsasabi niya. Pinamumukha pa niya sa akin ang mukha akong pera. Mukhang hindi ko kayang pakisamahan ng demonyong yun. Siguro kakausapin ko na lang si Lolo. Mas maganda siguro umalis na lang kami dito sa mansyon. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi ako tumuloy sa bahay na tinutuluyan namin. Dumiretso ako sa labas ng mansyon. Gusto ko muna mapag-isa at makapaglakad-lakad. Gusto kong pahupain ang sakit na nararamdaman ko. Isa pang ayaw ko makita nila mamang itsura ko. Siguradong mag-aalala ang mga yun. Akala ko magiging okay ng buhay namin dahil may trabaho ako at malaking sasahurin pero nagkamali ako. Pinalasap lang pala sa amin sandali ang ganitong karanasan at kasiyahan. Nang mawala sa paningin ni Don Rafael ang dalagang si Alexa, ay doon lang ito pumasok sa silid ng kanyang apo. Galit na nilapitan niya ito at walang sabi-sabi na hinampas ang tungkod na hawak. Ouch! What was that for, old man? Angil ni Jovan dahil masakit ang ginawang yun ng kanyang lolo. Wala ka na ba talagang respeto na bata ka? Bakit mo pinagsalita ng ganun si Alexa, ha? Galit na sigaw ni Don Rafael. Gigil na gigil ito sa kanyang apo. Pinipigilan lang itong sarili. Kanina pa ito sa labas ng kwarto ng apo. Noong una'y masaya pa ito at nangingiti dahil nagkakausap ang dalawa at naririnig niya ang malakas na sigaw ni Alexa sa apo. Pero biglang naglaho ang ngiti niya na marinig rin ang sigaw ng apo at ang masasakit nitong salita. Hindi akalain ni Don Rafael na ganito na pala talagang ugali ng kanyang apo. Hinayaan muna nitong sarili at hindi pumasok sa kwarto. Ayaw na matanda na marinig ng dalaga ang mga sasabihin niya sa apo kung sakaling dahil baka matakot ito. Habang si Jovan naman ay umayos ng tayo sabay ngisi sa kanyang lolo. Why? What I said is true. You hired her and paid her to do what you want. Malamig nitong sagot na siyang kinagalit lalo ni Don Rafael. Hinampas nito ulit ang apo na hawak ng tungkod. Lihim na naman na pangwi si Jovan dahil masakit ang hampas ng kanyang lolo sa kanya. Ramdam niya talagang galit ito. Mali ka, hindi ganong klaseng babae si Alexa. Hindi siya gold digger na iniisip mo at hindi ko siya binayaran. Ano bang mangyayari sa yung bata ka, ha? Hindi mo iniisip ang mga sinabi mo kay Alexa. Pinamukha mo pa sa kanyang estado nito sa buhay. Dinamay mo pang pamilya niya. Nagtatrabaho talaga siya dito bilang katulong. Hindi natuloy nandoon ang kanyang sinasabi na biglang magsalita ang kanyang apo. Yeah, right. Dinala mo siya dito para maging personal maid ko. Para mapalapit sa akin at magpakasal. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako magpapakasal? Isang masamang tingin ang ginawad nandun sa kanyang apo. Napatigil naman si Jovan dahil galit na talagang lolo niya. Iba pa naman magalit nandun. Nakakatakot. Sa ayaw sa gusto mo, magpapakasal kayo ni Alexa. Kung hindi, mawawala sa iyong lahat. Pati ang posisyon mo sa organisasyon. Buhay pa ako, Jovan. Pwedeng-pwede kong bawiin lahat ng binigay ko sa'yo. You know for yourself that I can do that. Bumaba man ako sa pwesto pero mas malakas pa rin ang kapangyarihan ko sa organisasyon kesa sa'yo. Ang gusto ko lang naman ay tumigil ka na sa ginagawa mo sa underground
at huwag man dami ng ibang grupo dahil hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Pinapalala mong lahat, mas pinapadami mong kaaway sa grupo natin. Maring sambit ng Don. You want to take revenge and find the culprit who killed your parents? That's what you focus on. Hindi yung iniisa-isa mong bawat organisasyon na pati ang matataas at mapanganib ay kinakalaban mo. You are putting yourself and the group at risk. What if you die? How can you avenge the loss of your parents? Think carefully, Giovanna. Let your mind work and not the anger in your heart. Biglang huminaw ng boses ni Don Rafael. Gustong na matanda ipatindihan lahat sa kanyang apo. Natatakot dito na baka may makakilala sa lalaki. Kapag nagkataon, mas lalong malalagay sa kapahamakan ang buhay nito. Ayaw nang mangyari yun ni Don. Ayaw na niyang may mawala pa sa kanyang pamilya. Kaya hanggat maaari, gusto muna nitong tumigil ang apo sa maling ginagawa nito. Gusto ko itang ipakasal kay Alexa dahil alam kong maintindihan ka niya. Maalagaan at higit sa lahat, siguradong mamahalin. Apo, para sa yung ginagawa kong ito, gusto kong bago ako mawala sa mundong ito ay makita kitang may pamilya na. Please, kilalanin mo si Alexa. Hindi siya ganong klaseng babae. Iba siya, apo. Ako na nagsasabi sa'yo. Please, subukan mo muna. Tungkol naman sa paghahanap mo sa pumatay sa magulang mo. Hayaan mo ako maghanap sa kanya at kapag nalaman ko na kung sinong pumatay sa mga to, sasabihin ko sa'yo. Hahayaan kita kung anong gusto mong gawin sa kanila. Ipapaubaya ko sa'yo mga salarin. Sa ngayon, focus ka muna sa business at kay Alexa. Maglaylo ka muna sa underground. Natahimik naman si Jovan, iniisip niyang sinasabi ng kanyang lolo. Yun lang naman talaga ang gusto niya, ang mahanap ang taong pumatay sa kanyang magulang. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nahahanap ang may sala sa pagkamatay ng mga magulang. Bumuntong ininga ito bago tinalikuran ng kanyang lolo. Nakapag-isip na ito, nahahayaan na muna niya ang matanda ang humanap sa salarin. Pagbibigyan ni Jovan ang gusto ng kanyang lolo para matigil na rin ito. Isa pa, tama rin na maglaylo muna siya dahil mainit nga siya at ang grupo sa ibang organisasyon. Fine, I leave it to you, old man. I'm also not going to the underground to make you peace. Now get out. Magbibihis pa ako at papasok sa opisina. Malamig na tura ni Jovan sa kanyang lolo. Isang malawak na ngiti naman ang gumuhit sa labi ng matanda dahil sa narinig. Sa wakas, sumunod din sa kanyang apo. I'm glad you listen to me now. Don't worry, I'll take care of everything. Kunti na lang apo, makakamit na rin natin ang hustisya. Oo siya, ako'y lalabas na. Nakangiting naglakad patungo sa pinto ang matanda. Pero bago ito lumabas ay nilingon niya ulit ang apo na nakatalikod pa rin. Apo, tawag nito na siyang kinalingon ni Jovan habang nakataas ang isang kilay. What? Tamad nitong sagot. Apologize to Alexa. Nasaktan siya sigurado sa mga nasabi mo. Aasahan ko na hindi na ito mauulit muli at magiging magaan ang pakikisama mo sa kanya. Kilalanin mo siya, apo. Isang mabuting tao ang batang yun. Get out, old man. Yun lang sinagot ni Jovan sa sinabi ng kanyang lolo bago naglakad patungo sa closet nito para maghanap ng isusuot. Bakit siya hihingi ng tawad sa babaeng maingay na yun? Bahala ito. Napailing na naman si Don Rafael bago tuluyang lumabas. Dali-dali nitong bumaba para hanapin si Alexa. Alam niya na nasaktan ng lubos ang dalaga dahil sa mga binitawang salita ng kanyang apo. Sigurado siyang hindi din dumiretso ang dalaga sa bahay nila. Kahit sinabi pa nitong umuwi muna, tinawag kaagad ng Don ang kanyang kanang kamay para ipahanap si Alexa. Dahil sa ipinakitang kagaspangan ng ugali ni Jovan, makasundo pa kaya niya si Alexa? Sundin kaya ng binatang sinabi ng Don na humingi ito ng tawad sa dalaga? Ano ang gagawin ni Alexa ngayong nasaksihan niya ang masamang pag-uugali ni Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.